So what's up, Joyriders? It's me again, Joyride. Dito tayo ngayon sa ating Monan Quezon at magre-review tayo ng Hyundai Stargazer 1.5 GLS Premium IVT 2023 model. O para kanino ba tong kotse na to? Siguro para sa akin, para sa mga titas na mas sexy-sexy, di ba? Mga titas of Manila kung tawagin. Alright, let's go! So guys, ito yung harap ng Stargazer. So tignan nyo, napaka-iksi na yung hood niya. No? Pero malaman ng loob niyan. Ito yung kanyang LED na DRL. Mula dito all the way hanggang kabilang dulo. No? Isang buong straight line. Ito yung kanyang grill is glossy black. Na merong nice design syempre. Ito naman yung kanyang headlight. Headlight niya is halogen pa. Also yung fog light din. Signal light, halogen din syempre. Tapos syempre guys, meron siyang front bumper varnish. Na color gray. Wala pa siyang mga sensors dito sa harap, no? Pero okay lang kasi maiksi lang naman yung harap niya. So wala masyado na yung problema. So guys, ito naman yung kanyang wheels. This is a 16 inches alloy wheels. Merong combination ng chrome and gray color, gunmetal. Siyempre, bagay na bagay yung pangalan niya sa mugs niya, no? Na Stargazer, kasi may pagka-star na design yung kanyang mugs, no? Size niya is 205-55R16. Siyempre, naka-ventilated disc na rin siya. Same time, yung kanyang front suspension is MacPherson. Okay? Yan. Yan, cute. Grabe. Mugs pa lang yun. Pangalan-pangalan yun. Hindi naman sa side. Ito yung kanyang body, no? Paka-angas. Ito yung kanyang side mirror. Siyempre, meron na rin siyang side turn signal lights na LED, siyempre. Isang angas lang na ito kasi pag lumapit ka pala sa kotse, nasa iyo yung susi, automatic na yan. Nagbumubukas na siya, no? Hindi mo pag wala ka pa pinibindad, pero nag-open na siya. Magaling, no? The same time, pag napalayo ka sa kotse, mag-close na siya ng kusa. Kanyang door handles is siyempre chrome na merong sensor. Dito mo siya pipindutin pag mapasok ka sa loob. Meron din dito sa kabila, pero siyempre wala nang pindutin. Naka-chrome lahat ng kanyang door handles. So, dito sa likod, ito yung brakes niya, ano, naka-brand brakes ko. So yun guys, tignan naman tayo sa likod. Tignan nyo yung likod niya, diba? Napaka-aras, diba? Bagay na bagay talaga ito sa mga titas of Manila, diba? Tapos syempre, meron siyang shark spin antenna na glossy black na. Tapos yung kanyang third brake light na LED syempre, no? Same time, meron na rin siyang wiper. So yung kanyang LED strip, no? Sobrang haba. From end to end, no? Grabe, ang ganda talaga, promise. Kahit natin na yan, malamang sa malamang, sabihin niya, gusto niya itong kutsi na ito kasi technology-wise, ganda rin, di ba? Okay na okay din. Ayan. Anyways, balik tayo. Siyempre, meron siyang glossy black na meron pangalan na Stargazer. Siyempre, model niya yun. Stargazer, no? Pang mga stars, di ba? Ayos! Tapos, siyempre, meron siyang reverse camera, no? Built-in na yan, guys, ha? Built-in. Tapos, yung kanyang mga sensors, no? Meron siyang tatlong sensors sa likod. Siyempre, meron na rin siyang bumper garnish na matte gray. Ganda guys, grabe. Tara, check naman natin yung engine details. Alright, tara. So guys, ito naman yung engine, no? This engine is 1.5 liter na dual overhead camshaft DCVVT 16 valve 4 cylinder. Ang kanyang displacement naman is 1,497cc na merong 115 PS at 6,300 RPM and yung kanyang maximum torque is 144 Nm of torque at 4,500 RPM. Ang fuel tank capacity naman niya is 40 liters. No? Not bad para sa size niya. 40 liters is good. So guys, pasok naman tayo sa loob. Ito yung kanyang door panel. No? This is a hard plastic, no? Na meron syempre yung leather texture. Kanyang armrest naman is leather na black. This is hard plastic also. Hard plastic. Ito naman yung kanyang buttons for windows. The handle niya is gray. So guys, ito naman yung kanyang loob, no? Seat materials niya is syempre leather, no?
the same time, manual adjust pa siya. Pero pwede mo rin naman siyang iusog. Pa-atras or pa-abante, no? Medyo mahirap kasi isang kamay lang ako eh. Tapos yung kanyang seatbelt, syempre color black. Same time, meron na siyang mga pillow, no? Syempre, pang cute na tita nga, di ba? Ayan, kaya sa kanya to. Kay tita to. Ayan, maraming salamat sa'yo, Claudette. Shoutout sa'yo sa pagpapahiram nitong kotse na to. Napakaganda. Same time, yung eto na, guys, yung kanyang aircon vents na ang cute din tignan, di ba? Kaya meron siyang gray accent. Steering wheel. Syempre, daming buttons. Ayan, oh. Bang! Ganda, no? Syempre, leather yan. Pero nilagyan na ng cover. Sobrang lamig ng aircon, guys. Literal. Number one, meron lakas, ha? Pero malalakas naman natin talaga aircon sa mga bagong sasakyan ngayon, no? Pero, ito medyo iba, eh. Medyo may dating talaga yung aircon niya. May kagat ba? May kagat. Ayan, ito yung kanyang aircon vents dito sa gitna. Diba? Cute. Tapos, kung titignan mo to, meron siyang mini compartment, to. Diba? Pwede nilagayan ng, ano, ewan ko kung kasi ang cellphone dito. So, katin natin, ha. Ito yung cellphone ko, iPhone 13 Pro Max. Kasyang-kasya. Diba? Kasyang-kasya. Nagayon talaga ito. O kaya mga makeup kits ng mga titas of Manila, no? Alright! Tapos syempre, pwede mo rin patong dito. Diba? So, dahil masyadong patungan, no? Tapos guys, tignan nyo ito. Tignan nyo kung gaano karami ang bottle holder niya. Tatlo na agad yan, ha? Tatlo na yan. Meron pa rin tatlo dito sa may driver side, diba? Napakadaming bottle holder. So guys, ito tignan nyo yung cup holder niya dito sa may gitna. Check nyo kung anong meron. Oh, may ilaw. Ipailaw si Mayor, di ba? Ang cute. Para siyang ano, high-end talaga tignan, no? Color blue pa yung ilaw, angas. Siyempre, ang kanyang head unit is, meron pa rin, 8 inches. Tapos, meron siyang Apple CarPlay, Android Auto, pero siyempre, meron pa rin siyang Bluetooth, di ba? Ito naman yung kanyang instrument cluster, guys. Ayan, digital. This is a full digital instrument cluster. Na, pwede mo siyang kontrolin dito. Ayan, nalamas dyan yung mga details. Accumulated info, driver info, drive info. Tapos, guys, tignan nyo to. Wala siya masyadong ano eh. Wala siya masyadong blind spot. Kasi, gawa nito. May mga butas-butas dyan. Ayan. Diba? So, okay na. Kampante-kampante ka sa pag-drive. Diba? Vanity light niya is halogen pa. Itong kanyang sun visor naman is wala pang vanity mirror. Pero dito sa passenger side is meron lang siyang vanity mirror. Alright, kung titignan mo guys yung kanyang dashboard, napakahaba, no? Hindi ko maabot yung dulo eh. Haba talaga siya. Airbag niya meron dito sa passenger side. At the same time, meron ding airbag dito sa may steering wheel. Ito, punta tayo sa aircon controls. Aircon controls niya is diikot yung kanyang aircon controls. Tapos meron siyang 12 volts power outlet and isang USB port for Android Auto or Apple CarPlay. Siyempre meron na rin siyang lagay ng mga bariyan, yung mini compartment na ninyo dyan. Shift knob niya is eleganteng tignan, siyempre. Pero kailangan mo siya i-press yung button dito sa baba. Alam mo siya mailipat. Yan. Pwede rin siyang manual, no? Ito yung S. Yan, may plus minus yan. Yung S, sequential ang tawag dyan, di ba? E-R-N-D-S. Alright. Siyempre, meron siyang drive mode. Pwedeng eco mode, normal mode, sport mode, and smart mode, di ba? Tapos, traction control. Pwedeng on, pwedeng off. Handbrake niya is same pa din. Classic na handbrake. Tapos, kanyang armrest is, siyempre, leather. Same time, meron siyang compartment dito. Ang glove box na guys is ito, maluwag diba? Ito yung kanyang likod. Ayan pa rin, hard plastic. Siyempre, leather yung kanyang armrest. Tapos guys, may cup holder na lang dito. Sipin mo yun, tapos meron pa rin tatlo dito. Ano na, pala yung cup holder na, diba? Ewan kung makukaw ka pa, pala yung cup holder na yan. Ha? Ito yung upuan, sa gitna. Meron siyempre, meron na rin siya. Isofix tethers, no? Ito yung armrest niya, no? Dito sa gitna guys. Hilahin mo to. Yan, para mababa mo siya. Diba? So guys, ito, yung driving position ko sa harap na medyo malayo-layo ng konti sa manubela, no? Ngayon, tignan mo yung space ko dito.
napakaluwag pa, di ba? Pwede pa akong gumanyan, kung gugustuhin ko. Relax ako, di ba? Pero pwede mo rin iusog itong upuan na to. Yan. So, ito na lang yung space. Pero still, may space pa din. Four fingers pa. Oh. So, ito guys, tignan nyo ito. Gutom ka? May kasama kang bata? Kain. Di ba? Pwede kang kumain dito. Same time, meron na namang cup holder dito. At diba, first cup holder, nila ka nila nangyayari. Yun na eh, astig mo. Ayan o, maluwag, di ba? Pero feeling ko mga ano lang, dalawang tao lang siguro para dito. Medyo masikip na siya, no? Pero ito, tignan nyo. Meron siyang dalawang USB ports. At the same time, pwede mo lagay dito yung cellphone mo habang nag-charge ka. Check natin yung likod. Oh. So, pag sasakay ka sa likod, haba mo to, automatic na nakakar. Maluwag pa rin, pero nakatodo na yung upuan. Binadjust ko na siya sa harap. Pero still, okay pa din. May isang ganito. Ito ang difference ng tuhod ko sa upuan. Tapos guys, meron na namang cup holder dito. Napakarami na talagang cup holder, no? Tapos, siyempre, meron siyang aircon vent dito sa likod. Ayan. Pwede mo rin adjust. Pwede 1, 2, 3. Tapos ayan. Ayan, ito yung view. From the back. Guys, ito. Punta tayo sa likod. Kung kanyang pag-open ng door sa likod is manual pa, no? Hindi siya automatic. Ito yung space. Pwede mo paglagyan ng gamit. Asya pa mga dalawang maleta na maliliit. Pwede mo rin ibaba itong upuan na ito. Pagbaba mo sa kanya, lay mo ito. Then tulak mo siya. Di mas marami ka ng maleta na mailalagay. Pero mga dalawang malaking maleta. Kasya dito. Test drive natin guys, ha. Ikot-ikot lang tayo dito sa timon. Sabi na may ari, pwede daw iwi ito ng Makati. Suspension niya, hindi siya ganun katagtag. No? Medyo lubak yung daan. Ha? Pero smooth naman yung buha niya. Hindi ko alam guys ha, kung naninibago lang ako. Pero sobrang lambot ng steering wheel niya. Literal, para ako walang nililigo. Ang bilis niya umikot eh. Pili ko pag ginanong ko, iikot siya eh. Full speed. Yan ang sobrang bakunong kalsada. Pero still, smooth pa rin ha. Hindi siya matagtag. Medyo may konting alog syempre. Pero hindi sobrang talitag. Try natin yung power dito sa power. Try natin yung mode. Ng sport mode. Ayan, mag sport mode, color red. Ang lakas! Ang lakas niya! Literal! Para sa 1.5 ha, na engine, ang lakas niya. Yung busina niya, ang cute. Ang cute ha. Yun din, ang galing niya talaga. Binagay mo yung busina niya sa kotse. Cute yung kotse, cute din yung busina. Ang sarap niya i-drive. Parang hindi ka nagda-drive ng maliit na kotse. Bagay, MPV ito eh. Ito, lubak to ulit guys ah. Hindi ako masyadong naaalog. Olmahan na sana ilang siguro talaga ako sa Hilux sa matagtag. Pero hindi eh. Iba talaga siya eh, iba. Sa power, hindi ako nabitin sa power niya eh. Okay na okay siya eh. Hindi ako mag-aalangan dito mag-overtake ng truck. Sarap i-drive na ito guys, promise. Yung sinasabi ko nito, pag na-try nyo, grabe, iba talaga. Parang ibang experience eh. Tapos yun guys, yung sinasabi ko kanina na wala masyado siyang blind spot, no? Gawa nga nitong mga to. Ito, tsaka yun, pagbutas. Although tinted na siya, pero still, kita mo pa din. Kapag may mga tumatawid na biglaan, di ba? Makikita mo siya. So yun, parang hindi mo maproblemahin yung ano eh, yung size ng sasakyan. Kasi alam mo yung maliit siya, pwede kang sumingit ng sumingit pag traffic. Gets niyo ako guys, sorry ah. Kasi nung pag malalaking sasakyan, di ba, ang hirap sumingit kasi ang haba, malapad, malaki. Ito hindi eh, saktong-sakto lang yung size niya eh. Parang ang nag-drive na ng maliit na sasakyan pero 7-seater or 6-seater. Hindi ko alam ah. Kasi kung ako yung nakaupo, 6-seater lang siya. Pero pag mga payat, mga sexy, 7-seater, kasyang-kasya. Road noise, medyo may rinig ng konti, pero hindi masyado. Adjustment sa likod, hindi mo kailangan mag-adjust ng malaki kasi maliit nga talaga yung kotse.
Nakakatuwa. Natutuwa talaga ako, swear to God. Du, pag napanood mo to, sigurado gugustuhin mo tong kotse na to. Yan guys, tignan nyo yung camera kung gaano kalinaw. Yan yung reverse camera niya. Diba? Ang linaw, no? Eh, kahit umabandi ka na, naka-on pa rin yung camera. Oo, oh, diba? Angas. Yan, naka-neutral na yan, ha? So guys, ito yung isa sa feature niya na napaka-angas din, ha? Double press mo itong lock button, then hold mo ito, button mo ito. Diba? Remote start. Angas, diba? Remote start, ha? Pwede mo rin syempre patayin yung engine gamit ito. Eto, ito naman, napipindutin mo. Dalawang button, then... Parang, tamayin na siya, diba? Angas! Walang tao sa loob, ha? Nakasabihin nyo, may tao. Tapos, at the same time, pag nilock mo ito, automatic na rin mag-fold yung kanyang side mirror. Yan, pindutin mo, and open. Close mo, nilock. So yun guys, maraming maraming salamat sa inyo sa pagpapanood ulit itong video na to. That's it for today's video, ha. So maraming maraming salamat kay Claudette, siya yung owner ni Starkey, na napaka-cute na kotse, di ba? Sabi ko sa inyo, di ba, pang sexy na tita. Oh. Alright, shoutout Team Garahe at yung Moran Quezon, maraming maraming salamat sa inyo. Rapido Works, abangan nyo yung page niya, like nyo na yung page niya sa Facebook, Rapido Racing. Alright, nagawa pala yan niya eh, yung page niya. So, like nyo rin yung page ko na Draw Your Light TV, Facebook page. And syempre, huwag mo nakakalimutan mag-like, share, and subscribe. Hit mo na rin yung notification bell. Ito yun na, yung bell na to. Hit mo yung notification bell na yan para lagi updated sa videos natin. Alright, Draw Your Light TV. Once again, bye-bye.